Kevin Durant may nasabi nga dito sa team ng Cleveland Cavaliers noong 2017. At itong Golden State Warriors naman ay mukhang nakahanap na nga ng player na ipapalit nga nila sa kanilang mga picks na nakuha nila ngayong taon na ito. At itong ang Brooklyn Nets ay mukhang nakahanap na ng kanilang big man na tatargetin nila ngayong free agency. So yun ang ating mga basketball topic ngayong umaga at sa mga update nga natin. Sa pangunang-unang nga pag-usapan natin itong si Kevin Durant dahil may counting banat nga itong si Kevin Durant sa team neto ni LeBron James noong 2017 dahil meron isang fan na nagpost nga sa Instagram na sinabi niya na ito itong Milwaukee Bucks at Phoenix Suns ay nagbigay sa atin ang isa sa mga pinakamagandang NBA Finals since 2016 nga daw. Yung 2021 NBA Finals daw ay very exciting kagaya nung 2016 NBA Finals. Pero itong si Kevin Durant nga ay may nasabi nga dito sa post na ito. Sabi ni KD, nung Warriors at Cleveland Cavaliers daw nung 2017 NBA Finals ay mas maganda pa nga daw kaysa sa ngayong NBA Finals 2021 at nung NBA Finals nung 2016. At muli ngang nag-reply ang fan sa kanya, sinabi niya, unbalanced nga daw yung series na yon, masyado daw stuck yung Golden State at automatically disqualified daw yon sa magagandang NBA Finals. Ito naman si Kevin Durant, hindi pa rin natapos dahil nag-reply nga siya, sabi niya, perfectly even matchup nga daw ito, pantay na pantay lang daw simula sa taas hanggang sa ibaba. So parang ang meaning neto ni Kevin Durant, diba noong 2017 ay super team ang tawag sa kanila at tinatawag niya rin ang Cleveland Cavaliers noon na super team nga din dahil match na match nga daw yung mga players from top to bottom. So yun nga ang banat neto ni Kevin Durant dito sa team ni LeBron noong 2017, super team din daw yon kagaya nung team nila na Warriors. So yun nga ang opinion at ang pananaw neto ni Kevin Durant sa matchup nila noong 2017 NBA Finals. Obviously, maraming magdi-disagree, meron din namang mga mag-a-agree na fan. At kayo guys, ano bang masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo or hindi dito sa pahayag ni Kevin Durant? Comment down below your opinion. At ito namang Golden State Warriors ay nai-intriga nga dito sa pagkuha kay Colin Sexton mula sa Cleveland Cavaliers. So mukhang may katotohanan nga yung report nung nakaraan tungkol kay Klay Thompson na sinabi niya nga yung mga draft picks daw nila ngayon taon ay pwedeng asset sa pagkuha nga ng mga magagaling na player. At ito nga, mukhang may target na nga din ang Golden State Warriors at ayon nga ay si Colin Sexton. Pero sabi nga dito sa report na iintriga ang Cavaliers sa pag-acquire kay Sexton. Pero hindi nga nila hayaang ibigay sa Cleveland itong si James Wiseman or ang kanilang 7 pick dahil ang inaalala nga nila ay yung upcoming extension nito ni Sexton dahil magiging restricted free agent nga itong si Colin Sexton matapos ang next season. At inaalala nga rin nila kung babagay ba itong si Colin Sexton sa team ng Golden State Warriors. Pero sa aking palagay nga, magandang kunin ng Golden State itong si Colin Sexton. Dahil na rin, hindi lang sila basta makakuha ng batang player. Makakakuha sila ng magaling na batang player dahil last season, nag-average nga siya ng halos 24 points dito sa Cleveland Cavaliers. At meron nga din siyang all-star potential. So kaya nga sa tingin ko ay magandang ang kunin ng Golden State itong si Colin Sexton. Pero siguro kailangan nga nilang ibigay ang isa sa mga pick nila, ang number 7 or ang 14 dahil sa tingin ko, hindi papayag ang Cleveland Cavaliers na ipalit si Colin Sexton sa kung sinong-sinong player lang. So yun nga guys ang ating report about dito sa Warriors at kay Colin Sexton. Sa ating huling report naman tungkol ito sa Brooklyn Nets dahil mukhang ang meron na silang big men na kanilang tatargetin ngayong free agency. Dahil nga sa isang report, ito nga daw Brooklyn Nets sa pagdating ng free agency ay na-expect na magkaroon ng interest sa big men na si Kim Birch na naglaro sa Magic at Raptors noong nakaraang season. At kung hindi nyo nga kilala itong si Kim Birch, siya nga ay isang versatile big man. Kayang-kayang gumalaw sa court at kaya ring dumepensa. Hindi lang siya bastang pang center, kaya rin depensahan yung mga gwardiya sa ibang team dahil hindi nga siya yung traditional big man sa NBA na mabagal dahil medyo may kabilisan nga itong si Kim Birch sa paggalaw niya sa court. So I think magandang pick up nga ito para sa Brooklyn Nets. So yun nga guys ang ating video pero bago natin tapusin, shoutout muna tayo sa ating mga manonood. Sa panguna nga ay shoutout dito kay Idol Dil Jude Mariano na mula nga sa Boracay, Aklan at ganoon na din kay Eric TV. Shoutout daw Idol. So yun nga guys ang ating update ngayon. If you guys like the video, make sure na ilike ang ating video. If you're not subscribed din, mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!